Feel ko lang i-capture yung mga bulaklak dito sa patio ng condo na dinaanan ko. Ang kaganda lang naman kasi oh. Ayan. Beautiful flowers. Okay, so at least magkaroon kayo ng idea kung paano kayo magtanim ng mga halaman sa inyong garden next time. Do you see what I see? Tingnan mo. Ang ganda ng view. Ang mga lovebirds. Yan ang maganda. Ganda ang tingnan. Tingnan mo. Kaya naman pala yan. Napakaganda ng view kaya nandoon sila. Doon sila naupo. Another one beautiful place to capture ay yung falls na paliguan ng mga bata. Can you see it, guys? So, ito yung part. Bahagi ito ng Giros Lord Park. So, ito yung pinaka-park ng mga bata. So, syempre ang mga bata, hindi naman mostly na nakakapag-bike, nakakapaglakad ng malayo. So, this is their landmark. Their most favorite park, syempre. Hindi lang siguro tayo nahihiya na malalaking tao tayo maliligo sa init ng panahon na ito. Diba? Libre lang yan. So, it's an open space for everyone. So, this is funded by the government. Search ko to para mag-produce ng water, ng mga lumabas na tubig. Ayaw niya yata. Ayaw ni snake, big snake. Big snake. Ayaw na yun na. Ayaw na si big snake. Ayaw na siya. Okay, so may mga slides pa. At swing para sa mga bata. Ayan, mostly me. Small kids. Meron din siya nga na picnic area, picnic ground. So sa nakikita ko ay mayroong a group of family na mag-organize ng kanilang picnic. Yan. So today is Sunday. So tamang-tama lang. Yeah. Sa family day. Enjoy ba kayo? Ayan. Ayan siya. Okay. So, walang lason niya, na? Yung tubig niya nilabas ni Big Snake. Yung waterfalls natin. Halitin kong buksan. Once more. Oops. Ngayon pa nila oh. Nag-iipon pa siguro ng tubig to spirit out. Labas na. Ano pang ginagawa mo, big snake? Palang maliit na nasa tabi ko ang nagpo-produce ng tubig. Come on.
nagtitipid yata ng tubig na yun. Umali lang ang pagkakapindot ko. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Yun, nagkasabay-sabay na sila. Alright. Ayun na. Ang saya lang. Alam mo, nakikidaan lang ako nito. Bibili lang ako ng isang pirasong green bell pepper. Kasi meron akong niluluto, yung aking nilutong sweet and sour red bell pepper lang siya. So, it is a 2 hours back and forth na lakad at sa palengke. Not exactly palengke, kundi grocery store na pupuntahan ko na medyo malapit sa aking place. At the same time, yung makakatipid ba sa pamasahe. Tipid sa pamasahe, nakapag-exercise na ako, nag-enjoy pa ako sa paligid na aking dinadaanan katulad nito, at saka yung mga patio and garden. So, next time, yung pinaka yung inside or within this park na maraming trail, pinasukan ko na siya, pero merong isang ibang way naman ang aking papasukan ngayon. Tingnan nyo, no? Napakalaki talaga po ng mga garden dito sa Canada. Talagang hindi panghihinayangan ang pera sa pagsuporta ng government din dito sa mga parks na to. Minimaintain nila yun. Imagine, no? Paano yung mga grass. Ayun. So, kaya mag-i-enjoy ka. Napagandang place. Eh, meron pa na din naman tayong fortunate tayo sa napakalawak na lake dito sa Canada. Kaya, this pandemic time, sila yung laging nakabukas. So, yeah, I'll see you later, guys. See you. Ang mga residents dito ay pwedeng mag-picnic kung ayaw nilang kumain sa loob ng kanilang bahay o nagsawa silang kumain na sa loob ng kanilang kitchen at magkaroon ng a beautiful ambience during summer. Ayan, ang bilis lang, oh. Lumipat ka lang ng kanto at yun. Pwede mo nang spread out ang iyong sapin at saka yung tinatawag na mat at yung mga pagkain mo ay prepare mo na dito. So tayo ay sa ilalim ng puno ng mangga. So dito maraming mga maple trees na pwede mong gawing shed while outside of your place or house. Ayun ang lawak, another angle of this Giro's Lord Park. Tandahan na lagi kang nakakulong sa bahay. Buti na lang at itong si Lola ay nakapag-decide na magpahinga dito sa labas. Yan. Perfect ambience. At the same time ay cool. At nakaka-refresh talaga naman ng isip kapag lumabas ka ng bahay mo, diba? I am now approaching the grocery store. Bibili lang ako ng green bell pepper. Ito na. Ang aking mag-iisang green pepper. Gagawin ko na siyang dalawa. Kasi green naman, di ba? Para maging red. Joke-joke lang. So, sa pinakatulog na nakukumuha, I'm sure na walang ganong pumili yung mawak doon. Anyway, sinasanitize ko naman afterwards. I decided na kumuha na rin ng palaya dahil in the past days, marami kami nakayong karne. So, almost every day we eat meat. Yung leftover namin noong
parte ni Apo, my sidekick. Pawis ako sa kalalakad. Ayun oh. Bumili lang ako ng ano, ng green bell pepper na nadagdagan ng ampalaya, na nadadagdagan na rin ng toilet tissue dahil at saka yung ano, yung softener ng mga damit. Ayun, dahil sa papalapit na yung winter, you know guys, hindi ko naman kinahiya na wala akong sariling sasakyan dahil just being practical at ano, okay lang yung ating ano, yung ating budget sa lahat, kaya at masaya naman ako sa mga ginagawa kong paglalakad. At eto na, dito ako sa ano, back to the playground ng mga bata oh. Nandito ako sa mga picnic benches table, picnic and benches table na free, na you can afford everything. At yung iniwan ko kanina nagpiprepare ng kanilang tent ay naka-set up na at sila ay nagbabarbecue. One thing na huminto rin ako dito dahil sa siyempre ay pahinga muna ng konti dahil mahaba-haba pa yung lalakarin ko at ang bango ng ano, namoy kong barbecue dito. So see, mga two-way purpose talaga yung paglalakad. Pwede kang mag-exercise, mag-walk, mag-run, mag-refresh. At the same time, pag meron ka mga nadadaan ng mga grocery stores, while walking, you can think of food na pwede mong bilhin na kulang sa iyong fridge at sa iyong pag-lutoing dish for the day. So I think that's it for today guys. So heto na yung tent and the pitch kanina. So thank you for today. So sa mga susunod na vlog na naman natin gagawin.